Well, so why should we do RRN? Well, it provides an academic foundation of your research. More importantly, why do we do this? Because it also proves that you're the expert of the subject matter. Ginawa mo yung research mo, sa madaling salita. Kaya hindi lang tayo bumabato-bato ng mga konsepto base sa ating haka-haka or base sa mga trends na pumapasok. We do our research. We try to be objective in doing the research as well. Okay, academic foundation. Ang atake mo pagdating sa RRL ay hindi ka, you're not someone else but an academic. Bilang akademiko ka. So, in RRL, you describe the literature as an academe. Okay? You are the expert. Yes, you are the student in this subject. Pero in this field na ginagawa niyo research, you are the expert. Alright? What is it? It's a comprehensive survey of existing present literature on your topic. Maraming informasyon tungkol sa topic mo. Comprehensive survey, if you would say. Alright? Of existing present literature. So, ibig sabihin, as much as possible, yung mga related literature na kinukuha mo about your topic is at least 5 years, 5 years old. Kung mas okay kung present. But as we know, information evolves, everything evolves. Political, economic, social, technological, legal, environmental factors, they evolve. So, after you publish whatever you've written, expect that in the next year, may iba naman yan. So, our goal in creating a comprehensive survey is to be timely. Yung pinaka-recent na pwede natin kunin. For example na lang, in my case, online learning, ang dami ko nakuhang related literature about it, but this was pre-COVID times. Okay? So, iba ang landscape ng online learning kumpara nung nagkaroon ng COVID. Okay, so COVID was almost 5 years ago. So all I'm saying is, if your survey as much as possible, mas timely, mas relevant siya. Okay. When in a paper, typically done or during the research process, ibig sabihin na you could either do your related literature habang hindi mo pa nagagawa yung research na kailangan mong gawin. So madaling salita, you're already an expert of the subject matter. Again, going back to my case, online learning, I've done my related literature. I've collected many content about it, many primary sources about it, but hindi ko pa ginagawa yung mismo research. That gives me a first-hand acclimation, a first-hand background, or a first-hand knowledge ba, pahapyak tungkol sa subject matter. You could also do this during the research process. Ito naman yung case nyo na habang binabalik-balikan niyo yung IVDV, hinahanap-hanap niyo rin yung mga primary sources, mga primary articles with regard to that. So it can be done before and during the research process. Never after. Okay, never after. Yung mga iba kasi ginagawa after the fact. Pag nakuha na yung results sa kanila, hahanapan ng Revlit. Okay, that's deconstructing. And if you do after, hindi rin papayagan niya ng mga panelists tulad namin. Kung ako titingin ng ano mo, alas yan ang related literature based on what mo sinasabi yung mga ganitong bagay. So again, the more related literature that you find, the better. So mas may bigat ba yung mga sinasabi mo bilang expert. Where and by where, saan ang location ng related literature mo? As much as possible, from global to local, you look at the subject at a global landscape, kung anong na-experience ng panghalata na tao, to local. Kumbaga sa case natin, in my case, online learning, how is online learning experience at a global scale ng mga iba-ibang tao sa iba-ibang mundo, mula Amerika to Africa, kung meron man o wala, nonetheless may severity, may degree of online learning, then we go to local. Paano na experience ito ng mga tao sa Pilipinas? For example, sabi nga nila, deductive approach. Ang inductive approach kasi is from smaller parts papunta sa isang malaki. Deductive, mula sa malaki, magiging maliit ka. Ayun ang trabaho ng isang scientist ba? Ang scientist is more into describing, categorizing, and measuring things. A scientist looks at a phenomenon, tries to put it in small bins, categories, hihimay niya, dissect niya. And once dissected,
a scientist looks at the parts, okay, kung kaya pa niyang paliitin yan to the molecular, to the atomic level, just to identify how one thing affects the other, yun ang magiging trabaho niya. So it's a deductive approach. It's the same thing that we do when it comes to location-wise of your research. We try to look at literature from global to local perspective. And how? Conduct thorough searches using database and library resources. Primary resource pa rin talaga magiging go-to natin. And as I mentioned, bakit primary resources? Kasi kung babalikan yung research subject nyo that you took, primary resources at the very least are objective. Wala silang biases. Na-review sila ng mga experts. And if there's any misleading information, natanggal na sila pag ginagamit natin ng mga primary sources. What are primary sources? These are journal articles, first-hand experiences, mga documented experiences. Well, we could say na yung mga meta-analysis, yung mga survey that were done by reputable organizations, yun, it could be, it is a primary resource. Secondary resource, ito yung mga kinuha lang ng mga iba pang tao and they translated it into their own words. Doesn't mean that it's wrong, pero syempre in the process of translating, making it their own, baka nalagyan na ng bias, mga dagdag bawas para pabor para sa kanila. It does happen. Or baka na-alter na siya. So as much as we can, we try to use primary sources. Sige. So, for tonight, well, yan lang yung presentation. For tonight, papakita ko sa inyo paano gumawa ng RRL. Lalo na ang limitation natin, wala tayong access sa mga online journal articles. We do our best to maximize using Google Scholars. Alright? Sige, stop sharing muna ako. Right, so ito gagawin natin. Okay. Okay, kita niyo yung screen ko? Apa. Okay. Yes, sir. So, turuan ko kayo ng technique para maging madali ang buhay natin. When you're doing your related literature, isipin nyo na lang para kayo nagkikwento. It's like telling a story. So, hindi ka lang magkikwento ng ito nangyari tapos mapupunta ka sa ibang lugar tapos mapupunta ka sa ibang character. May logical flow para mabilis maintindihan yung para maintindihan ng reader kung saan ka nang gagaling at saan ka papunta at saan ka galing, nasaan ka na at saan ka papunta. So one way that you do this, ito, ano na to, first hand na to. I mean, ito na ngayon ko nagagawin yung pagsusulat. Okay, wala akong na-ready para sa inyo, pero ito yung magiging structure niya. So yan, lagay nyo, chapter 2, review of related literature. Present yung muna. Basic lang. The following chapter presents a review of related literature on in subject ko, the impact of online learning on the practical skills. Yan. Each segment of the chapter discusses about global and local, as I mentioned, where perspectives on the subject. Thus, the chapter also includes an explanation of the theory used. And lastly, the chapter is ended with a synthesis. Okay? So, ikikwento mo. Tapos, pag natapos mo yung kwento mo, ibibigay mo yung synthesis. Now, here's the next question. Ano yung mga lalagay ko po, sir, sa aking kwento? Balikan natin yung, syempre, ang ating concept map. So, nasabi ko sa inyo, kung maganda concept map nyo, mas madali nang gumawa ng review of related literature. Isa-isa yung uli natin. This is the title, Evaluating the Impact of Online Learning on the Practical Skills and Real Application of Working Students. These are my IV. I'm sure na may mga IV kayo. And I hope nakategorize yung IV nyo. At the very least, tatlo. Dalawa. Sige, tatlo. Tatlo is good. Tatlo is good. And of course, your DV na kailangan nyo talaga i-categorize. Okay? From this, yan, yun yung mga variables. Of course, real-life application
or working student, lahat ng mga variables niyan dito, kukopya mo. Okay? Balik ka sa RRL, iisa-isahin mo yan. Impact of online or practical skills, ito yung general. Online learning, which is my IV. Okay? Tapos, yung IV ko categorized into four. Yan, synchronous, asynchronous, blended, self-paced, practical. Okay? Tapos, ano ba, practical skills, ito yung aking dependent variable. Ito yung mga categories niya. Hulayan ko na nga dahil mahilig ako sa color coding. Hulayan ko na para ano natin. Pisa natin. By this time around, alam niyo na yung kulay. Pag yellow, it's IV. Pag green, it's DV. Real life application. I think this is the context. Working students are my stakeholders. Synthesis, ang synthesis kailangan. Okay? So, ito yung dalawang importanting element, yung start and end of a story. Saan nagsimula? Saan matatapos? How you start the related literature is a general scope of how it looks like. So, I'm talking about impact of online learning on the practical skills. So, medyo pinaghalo ko na yung IB and DB. Right? Nothing specific, pinaghalo ko na. So, from this. Copy lang, makapi lang. Okay? Hanap tayo, yan, dito na pala. Hanap tayo sa Google Scholars. Ako yung Google Scholars ko, ha? Okay. Itong kagandaan ng Google Scholars at the very least. Right? Yeah, of course, sa labas, yung mga articles na tungkol sa aking topic. General siya. So, tinitingnan niya yung online learning and practical skills. Both my IB and DB at a global scale. Hindi pa ako naging, ano dyan, specific dyan. Anong kulang sa ginawa ko? Nung nilagay ko lang to, anong importante? Pag maghahanap tayo ng article na hindi ko pa ginagawa dito. Kung gumagamit na kayo ng Google Scholar. Sige nga. Ano kailangan kong gawin dito? To narrow it down. Anyone? Okay. The year. Tandaan nyo, yung taon. As much as possible early. The earliest. 2024 is good, pero pwede na siguro 2020. So, these are the articles na lumabas regarding to my global view. Okay? I mentioned here three articles at the very least. Tatlo lang. Some review of related literature require you to write 10, write 5. Sa case natin, tatlo lang. Okay? So, maghahanap ako ng tatlo na feel ko na related talaga sa subject ko. So, ayan, lalabas yung mga topic. For me, this one, Pillars of Online Pedagogy, a Framework for Teaching Online Learning Environments. This might help me explain the impact of practical skills. So, I click on that. At mabagal ang aking internet. Okay. So, at least ito, meron na tayong online pedagogy, relevant or modern day school, understanding of online pedagogy means pertains to online learning. So I think this will be very useful in my topic. So what do? I copy this. Okay. If you're working on another paper, do mo na lang i-base. Copy this as my first article. And I put it there. Okay. Then you go back. Ito yun, di ba? Cite nyo. Kunin nyo citation. Dali natin citation because this will be very necessary. And of course, you know na hindi practical na mag-copy-paste lang. Ano kailangan kong gawin with this article? Paraphrase natin. Okay? So, assuming na lang na pinaraphrase natin, magpa-paraphrase talaga ako on spot. Ba't pala ginawa ko to first hand? Okay, one way to make this easier a format pag nagpa-paraphrase ka, you describe the article first. Sino nagsulat? Wrote it. Yan. What was it about? Okay. Then you write the methodology. Kung minsan, kung nakalagay yan sa abstract, kung ano method na ginawa nila. Methodology. Kung anong ginamit nilang paraan, kung nag-review ba sila, kung may mga experiment ba, mga participants. Once you're done with the methodology, tignan mo yung results.
Okay. So, okay, so on the spot ko talaga gagawin to. And paso, okay, so according to this article, ako na rin nalang pinaka-face ko na. Okay. Sige, sige, sige. Okay, okay. Ito. The article, pardon my ano na lang ha, yung nag-ano ko sa type ha. The article of Archambault et al. This is very important using this word et al. Means the entire group, then you cite the year. Okay. Talks about the growing shift, yan. Shift of online learning with the affordances technology hence making it accessible for schools to engage online. Auto but the skills needed for teachers have changed and the theoretical underpinnings as well. Okay. So, ayun yung ano siya. Ito yung, ito yung description ng article. This is it. Yan, yung description. Okay. So, now I'm about to discuss the methodology used. The researchers. Ano ba ginamit nila? Okay, the researchers describe. So, itong study na to is just a simple description. Describe the theoretical underpinnings of online learning, such as, ito nalagay na, relationships. Relationships incorporate learning leverage learner agency embrace mastery and personalize process. Okay, so ito yung methodology nila. They simply describe it based from other literatures. Now we move from the results. Okay. Ano yung naging results ng study nila? Sa articles and tasks, sa result on it. Okay, the chance ay yung medyo. Okay. Okay. So, ang results nila is the need of researchers emphasizes the need for subsequent learning and training across So yan, na-paraphrase ko na. Once I paraphrase this, remember, kinopya ko tong, ano, tong article. You have to cite what you paraphrase para may bearing siya. So how do you cite quick course APA? You simply copy the last name. Ito kagandaan pag kinopya mo yung citation. Eh. And instead of writing ito, lahat ito, you simply write et al, period, comma, and then you put in year. Alright, so, tanggalin ko muna ito. Alright, okay. So, this is my first article. Ano ba sabi? I need to put in, burahin ko na ito. This one, you put this in the related literature. Kaya mas okay ito pag
may side by side paper kayo na ginagawa. Nalagay ko siya sa related literature. Sa references. O ayan, dumadami na yung listahan ng ano ko. Mamaya ko na ayos na. Yung listahan ng references ko. Na ba ako? Ayan, so I have an article. But it says here that I should put in 3 articles. So hanap pa ako ng isa pang article. Ayan. What's para sa akin? Online class. Yung, ito. I'll try this one. Hindi pa nakiklip ito. Okay. Copy-paste ko lang ito. Assuming na itong pag-paste ko ginagawa ko sa... Ano, kuha na lang ako ng isang pampapit. Para man. Yeah, para hindi magulo yung ako. Copy-paste this. Alright. Don't forget to get the citation. Okay. So, kumbaga, para meron kayong working paper, dito nyo nilalagay lahat. Okay. Alright. So, ngayon, I'm gonna put this on my paper. On another article. Another article. By Bermudez. Again, kung madami, et al. Okay, madaming taon. Need to find this means of the little oh yan, nakalagay niyo ako na ginawa na niyo. Ano ba yung ano? Models. Proper engineering, finally show that thing. Okay. Use a random sampling to determine the level of in terms of spoken written. Alright, so ito. Ito yung naging objective nila. Ano ginawa nila dito? Need to describe students skills and the use of skills. Ayan yung goal, naging goal nila. So how did they use? Ano yung method na ginawa nila? They use a four, by using a 4-point Likert scale. Ay, nalihan mo na lang ha. Position. The results. Copy ako na lang. Participation. Okay, so yan, dinescribe ko. This implies na ano. This implies ano bang nagising yun? Okay. Implies that there was a moderate substantial relation with academic online discourse. Alright, so natapos ko na. Then I put this. Copy nyo to. Alright,
Al. And you put in the year. And of course, I have to put in 3 articles, diba? Hindi ko nagagawin yung ano kasi masyado na mga ba. Pero so far, nagigit niyo yung logical flow na sinasabi ko? Yung pinapakita ko? Yes, sir. Kasi wala ako, yes, I hope na nahiya naman ako sa harapan niyo pa ako nag-type. Pero, ayun yun. At least ma-demonstrate ko sa inyo na nagpo-paraphrase din talaga yung professor niyo. Okay? Ha, pag nagawa niyo na yan, di ba, at this point on, hindi pa siya ganun ka kapulido. Kahit ako din naman in the process of learning. Iisa-isahin natin yan. I gave this formula. Okay, para ano na lang mabilis. Para hindi na rin super haba. Tatlo on the general. Alright. Nilagay ko dyan. Ay, tinanggal ko na pero nabasa nyo kanina 3 articles, di ba? So, kinikwento nyo. Nagahanap kayo ng mga more recent articles with regard to this. Then later, move naman ako sa online learning. 2 articles. And as I put in more articles, notice na nakokolekta ko yung mga related literature. Okay? Eto, example. Yan. Anuin ko na to. Cut ko na to. How you do it, it's up to you. Okay? Kung anong sistema mas madali sa inyo, if you like using tables, Excel, just to do it, no problem with me. Ang akin lang naman is, again, balikan nyo yung concept map, isa-isahin nyo yung mga, ano, yung mga elements, and then as much as possible, put 1 or put 1 to 2 o 2 na lang, kahit 2 related articles about it. Okay, pagtagal, pag nagawa nyo na yan, siguro makaka-compose kayo ng mahigit 10 pages na article. As long as tulungan kayo, hindi nyo hindi nyo pini-plagiarize, you'll do it in a logical and sensible way. Right? So, yun na. So, anong nangyari yun? Kumuha ko, pinag-phrase ko, kikwento ko lahat yan isa-isa. Okay?